Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ko inaasahan na ganun pala kasungit ang daddy ni Pepper. Pero in fairness, super hunk. Ngayon lang ako nakakita sa personal ng ganoong kagwapong nilalang. Kasi sa TV lang may ganoong lalaki. Kamukha nga siya ni Pepper. Mapupungay na mata at mahabang pilik mata. Mapagmataas na ilong, pointed nose pala. Manipis at mapulang labi. Pero si Pepper, kissable lips. Siguro sa mami ni Yaminana pati hugis ng mukha. Nasaan kaya ang mami niya? Nalungkot ako sa naisip. Nasa loob lang kami ng kwarto ni Pepper. Papaliguan ko muna siya bago matulog. Niready ko lahat ng kakailanganin bago ko siya panaliguan. Kinakantahan ko pa siya ng kanta doon sa video na pinapanood niya para mas madali ko siyang marinisan. Kaso sa sobrang kulit niya, basang-basa ang damit ko. Pagkatapos kong paliguan, ipinagtimpla ko siya ng gatas at ipinahiga ko siya sa crib. Sleep ka na, baby, ha? Isang masuyong ngiti ang ibinigay ko sa bata. Inalis niya sa bibig niya ang tsupon at may tinuro. Mommy, book! Sabi niya. Sinunod ko ng tingin ang tinuro niya at nakita ang bookshelves niyang puno ng libro. Tumayo ako at kumuha ng isa. Naubos na ang daddy niya. Sinimulan ko siyang basahan ng storybook. Hanggang sa makita kong pumupungay na ang kanyang mga mata. Ang cute niya talaga. Pinanggigigilan ko ang bata sa isip ko. Tinapik-tapik ko ang legs ni Pepper at mahina ko siyang kinantahan. Bigla kong naalala si nanay kung paano niya ako asikasuhin kaming magkakapatid. Tinigil ko ang pagkanta. Gumaralgal ang tinig ko sa dulo ng maalala si inay. Ang lungkot. Kung buhay lang sana sila. Hay, ayoko nang isipin. Ayokong malungkot ulit. Ipinilig kong aking ulo. Tinitikan ko si Pepper na payapa nang natutulog. Akmang lalabas na sana ako nang may marinig ako sa labas. Nakaawang pala ng kaunti. Naglakad ako papalapit sa pinto nang walang ingay at binuksan ng kaunti at sumilip. Ay, ipis! Sigaw ko sa gulat nang makita ko si Sir na sumilip din sa pinto. Nagkagulatan kaming dalawa. Hawak ko ang dibdib at mariing pumikit. Akala ko may multo. Nanggugulat naman kayo, sir? Nang makabawi sa pagkabigla. Hindi niya ako pinansin, pumasok siya sa loob. Tiningnan ko siya at dumukwang siya para halikan si Pepper. Pumunta ako dito para mag-goodnight kiss sa anak ko. Malamig niyang sabi at humarap ka sa akin. Pumunta ka sa opisi. Naputol ang sasabihin niya. Tumingin siya ng seryoso sa mukha at sa dibdib ko. Lumunok siya. Dahil gumalaw ang Adam's apple niya. Tiningnan ko ang dibdib ko. Naku, basang-basa pala ako. Bakit yata ang bra ko? Agad kong kinakip ang dalawang kamay ko sa dibdib. Magbibihis lang po muna ako, sir. Ani ko at lumabas na sa kwartong yon. Pagkarating ko sa kwarto sa baba, tumingin agad ako sa salamin. Parang binagyo yata ang buhok ko. Ang daming takas na buhok. Para tuloy akong hugger na nanay. Basa pa ako, kaya basang sisiw tuloy. Kaloka? Parang napagod ako ng sobra sa araw na ito. Pumunta na ako ng banyo at naliko. Nagbibihis ako nang may kumatok sa pinto. Erin! Pinapatawag ka na ni sir. Punta ka dun sa office niya, dali! Si Sally. Sige Sally, susunod na lang ako, salamat! Sabi ko. Okay, good luck! Sabi pa niya at tumatawang umalis. Problema nun, tanong ko sa isip ko. Nagbihis lang ako ng t-shirt, tsaka pedal. Nagsuklay ng buhok at naglagay ng kaunting pulbo. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa office si sir. Kinakabahan ako. Bakit niya ako kakausapin? Siyempre, dahil boss mo siya at siya ang magpapasweldo sayo. Sabi ng isip ko. Ay, oo nga pala. Nasa tapat na ako ng pinto. Nagpalipas ako ng kaunting minuto bago na pagdesisyon ng kumatok. Sir, tawag ko. Come in. Narinig kong sabi niya sa loob.
kaya pinihit ko ang doorknob. Pagkapasok ko, tumayo lang ako sa pinto ng opisina niya. Ang bango ng opisina niya, amoy ni sir. Malamig din ang aircon. Nakadagdag tuloy ng kaba ko ang ginaw. Close the door and come near. Mukhang pikon na sabi niya. Kaya dali-dali kong sinarahan ang pinto at lumapit. Maupo ka. Bakit ang tagal? Inis niyang sabi. Wala pa akong ginagawa niyan. Galit agad. Pasensya na po kayo, sir. Naliko pa po kasi ako. Nangangatal kong sabi. Nakakaba ang titig niya para akong matutunaw. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Parang hindi niya makita ang panginginig ng labi ko sa ginaw at kaba. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Kaya pala, sabi ko, maupo ka. Galit niyang sabi. Hala, galit na nga. Dali-dali akong umupo sa upuan sa harapan ng table niya. Huminga ako ng malalim at kinukurot ang aking sariling daliri. Kinakabahan ako. Meron akong rule, Miss Reyes. Pagdating sa yaya ng baby ko. Mahinahon niyang sabi pero may diin. Madilim ang tinig na pinukol niya sa akin kaya napayuko na lang ako. Tumango ako para sa pagsang-ayon sa sinabi niya pero yumuko ulit ako para hindi magtagpo ang aming mata. Ang kaisa-isahan kong rule, bawal magkagusto sa akin. Galit ako sa malanding babae. Gusto ko ng disenteng yaya na mag-aalaga sa anak ko. Diretsahan niyang sabi na nagpaangat sa aking tingin sa kanya. Tiningnan ko kung nagbiburo ba siya pero seryoso ang mukha niya. Sinabi niya nang may otoridad ang boses. Tumayo siya at umupo sa table niya. Hindi ako umimik. Malinaw ba? Miss? Ano nga ulit ang iyong pangalan? Supladong tanong ng amo. Erin po, sir. Mahina akong usal. Maliwanag ba sa iyo, Erin, ang role ko? Yes, sir. Sabi ko na matapang na tumingin sa mata niya para malaman niyang hindi ako katulad ng iniisip niya. Good. Nakita ko sa mata niya ang amusement sa pagkabigkas niya ng salitang iyon. Okay. You, makakaalis ka na. Tumayo na ako at naglakad papunta sa pinto. Nilingin ko siya na nakatingin pa rin sa akin. Bye, sir. Pagkatapos ay bahagya akong umiti. Pinakita kong hindi ako natatakot sa kanya. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Pero lumabas na ako ng kwartong yon. Napasandal ako sa pinto pagkatapos kong isara. Nanghina yata ang tuhod ko. Huminga ako ng malalim. Kanina pa pala ako nagpipigil ng paghinga sa loob. Nang makabawi ng paghinga, naglakad na ako. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan ko si Sally na naghuhugas ng plato. Oy, kamusta naman ang interview sa'yo ni sir? Ha? Nakangiti niyang tanong. Ngumiti ako sa kanya. Sumalin muna ako ng tubig sa baso at inisang lagok na iyon. Tinanong ba ni sir kung may boyfriend ka na? Naku, tiyak na magugustuhan ka nun. Mabait na, maganda pa. Hindi na siya lugi nun eh. Naloloka ako sa pinagsasabi ni Sally. Hindi no, malabo na magustuhan ako nun. Masungit, tsaka kinausap lang ako ni sir tungkol sa pag-aalaga kay Baby Pepper. Paliwanag ko sa kanya. Ah, ganun? Kala ko pa naman. Malungkot niyang sabi, pero naputol ang sasabihin niya dapat nang pumasok sa kusina si Leia. Gabing-gabi na, nagchichismisan pa kayong dalawa dyan. Bilisan mo na dyan, Sally, at i-off na ang ilaw. Maaga dapat ako yung gumising bukas. Mataray niyang litanya sa amin ni Sally. Yes, madam. Pabirong pagsang-ayon ni Sally kay Leia. Inirapan niya kami. Masanay ka na kay Leia, Erin. Masungit talaga siya kasi hindi na nagka-love life. Hagik-hik ni Sally. Tumawa na lang kaming dalawa ni Sally. Masaya ako at naging close ko si Sally kahit papaano gumaan ang nararamdaman ko sa unang araw ko sa trabaho dito. Maaga akong nagising kinabukasan. Naalala kong kailangan ko palang i-update ang kapatid ko at kamustahin sila. Kinuha ko ang cellphone kong dikipad sa bag na dala ko kahapon at nagtipa ng mensahe. Everly, kamusta kayo ni Evan dyan? Kina Auntie Azon? Huwag kayo magpapasaway ha? Tumulong kung kinakailangan. Nakarating ako ng maayos dito sa pinagtatrabahuhan ko. Mahal na mahal kayo ni ate.
Ingat kayo lagi. Pagkatapos kong itay, pinindot ko ang button na send. Nilagay ko sa cabinet ang dalawang gamit. Pagkatapos, naliko at nagbihes. Tirinintas ko ang mahabang buhok at nagpulbos ng konti bago lumabas. Umakyat ako sa taas para tingnan kung gising na si Pepper sa kwarto niya. Sinilip ko siya, pero tulog na tulog pa. Napagdesisyonan kong timplahan na siya ng dede niya. Nilagay ko sa bibig niya ang chupon, dinede naman niya agad yun. Hinintay kong maubos niya at hinapik-tapik ko ang legs niya. At nag-hum ng lullaby. Tulog ulit siya. Bumaba ulit ako at pumunta ng kusina. Naabutan kong katatapos lang magluto ni Sally. Good morning! Masaya kong bati sa kanya. Good morning din, Erin. Wow! Fresh na fresh ah. Ako kasi, isang oras pa lang pagkatapos kong maliko, haggard ulit. Biro niya. Tumawa naman ako sa sinabi niya. Ano ka ba? Blooming ka nga eh. Ani ko sa kanya. Huwag mo na akong bulahin, Erin. Halika na, kumain na tayo. Baka magising pa yung alaga mo. Aya niya sa akin. Umupo naman ako sa tabi niya at nagsimulang kumain. Si Leia, di ba siya sasabay sa atin? Tanong ko. Tulog pa siguro. Senyorita yun dito eh. Sabi niya. Napatango na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Sumubo ako ng malaki para maubos ko na ang pagkain ko. Nang may narinig kaming yabag papalapit, sabay kaming napatingin doon ni Sally. Si Sir Adam. Pati babango niya kumalat sa loob ng dining. Muntik pa akong mabulunan. Buti na lang, may tubig sa baso sa harap ko at ininom yon. Nakakahiya. Nakita kong tumingin sa akin si Sir. Tutuloy yata laway ko sa sobrang gwapo ni Sir ngayong umaga. Bagong gising tsaka bagong liko dahil tumutulo pa ang tubig sa buhok niya. Parang hindi na punasan ng maayos. Nakasuot siya ng white V-neck shirt at jogging pants. Binalik ko ang tingin sa pagkain nang maaalala yung rules ni Sir na sinabi niya kagabi. Good morning po, Sir. Masayang bati namin ni Sally kay Sir, pero sa pagkain lang ako nakatingin, sa peripheral vision nakikita kong kumukuha siya ng tubig sa water dispenser. Morning, bati niya at uminom ng tubig. Kain po, Sir, aya ni Sally sa kanya. Thanks, but later na lang, magja-jogging muna ako. Sabi nito at tumalikod na sa kanila. Nang makaalis na si Sir, biglang nagsalita si Sally. Alam mo yan, si Sir? Laging spoken ng dollar. Dumudugo yata ang ilong ko, be. Seryoso niyang sabi habang pinupusasan ang ilong niya gamit ang daliri. Tininan ko siya ng seryoso. Tumingin din siya sa akin. Patingin? Hindi naman dugo, Sally. Sipon yung lumalabas. Biro ko sa kanya. Binatukan niya ako. Nagtawa na lang kaming dalawa. Umakyat ako sa taas at pinuntahan si Pepper. Pagkapasok ko, nakaupo na siya sa loob ng crib. Tapos, hinahag niya ang teddy bear. Ah, napakabait na bata. Hindi man lang umiyak kahit nagising na. Hi, baby! Good morning! Masaya kong sabi. Nginitian niya ako. Morning, mommy! Bakit kaya mommy ang tawag niya sa akin? Tanong ko sa isip ko. Baka kasing ganda ko mami niya, kaya okay lang. Kaso baka magalit si sir. You're so cute, baby, lalo na ngayong morning. May naisip tuloy ako. Ang daddy niya. Ang guwapo din ngayong morning. Hi. She chuckled, kaya napatingin ako sa kanya. Huwag kang tatawa ng ganyan, baby. Nanakawin kita sa daddy mo sa sobrang mong kakyutan. Pinanggigilan at kinurot ko ang mukha. Pwede ko bang makis ang baby na cute? Kaagad inilapit ang mukha sa kanya at ngumiti. You're so smart. Kiss, Yaya. Nagpaside ako at tinuro ang pisngi. Kinis niya na ako. At talagang may sound pa. Ang sarap naman. Sabi ko at hinag niya ako. Parang ang sarap yatang magkaroon ng anak. Hi, bakit ko ba naisip yun? Jowa nga, wala. Ang magkaanak pa kaya? Teka, paano kaya gumawa ng atak? Itanong ko kaya kay sir kung paano ginawa si Pepper. Ay, kaso, wag na lang. Masungit pa naman yun. Kinarga ko siya. Dinala sa banyo para alisin ang diaper niya at palikuan. Pagkatapos maliko, binihisan ko siya ng bestida. Naghanap ako ng ponytail niya sa pink closet niya. Meron nga. Pinili ko ang kakulay ng damit niya. Tinirintas ko din ang buhok niya para parehas kami.
Ayan! Ang ganda-ganda mo na, baby. Kasing ganda mo na si Yaya. Sabi ko at pumalakpak. Ginaya niya din ang ginawa ko at nilagay pa niya ang dalawa niyang palad sa pisngi niya at nag-beautiful eyes sa akin. Ang gaan ang paligid ko dahil kay Pepper. Bumaba na kami at tumungo sa kitchen. Nilagay ko siya sa high chair at nilagyan ng bib para hindi madumihan ang damit niya. Pinakain ko siya gamit ang tekniko kahapon at naubos niya ulit ang prinipare kong food para sa kanya. Lumabas kami at pumunta sa harap ng bahay. Nakita namin si Mang Ansel. Magandang umaga po, Mang Ansel. Bati ko sa guard. Magandang umaga din, Erin. Ang ganda naman ninyong dalawa, lalo na si Baby Pepper. Magiliw na bati din ang guard. Baby, sabihin mo thank you at hi to Mang Ansel, sabi ko kay Pepper. Ngumiti siya kay Manong at ngumuso. Thank you, sabi niya kay Manong at nag-wave. Ginaya din siya ni Manong. Siguho, doon muna po kami sa garden. Paalam ko. Siya, sige, sabi ni Manong. Naglakad-lakad kami, ang gaganda ng mga pananim dito. Karamihan namumulaklak. Namiss ko tuloy sa probinsya ang mga tanim kong orchids. Bumitaw sa hawak ko si Pepper at tumakbo. Baby, dahan-dahan lang, baka pagpapawisan ka niyan. Paalala ko sa kanya at sumunod sa kanya. Narinig kong bumukas ang gate. Napatingin ako doon. Naunang pumasok si Sir at kasunod ang isang mestisong lalaki na nakasuot din ng pang-jogging. Kinausap ni Sir si Manong Guard at lumingon sa amin. Nag-smile at kumaway ako sa kanila. Kumunot ang noon ni Sir at kinausap ulit si Manong. Kinarga ko si Pepper at tinuruan ding mag-wave ng kamay sa daddy niya. Naglakad ang dalawa papalapit sa amin. Daddy! Sabi ni Pepper. Hi Pepper! Good morning! Masiglang bati ni Sir Adam kay Pepper. Lumapit at hinalikan si Pepper. Dahil karga ko siya, sobrang lapit ko din sa kanya kaya nagkandaiti ang balat namin sa braso. Para akong nakuryente. Medyo basa pa yun ang pawis pero sobrang bangos sa ilong ni Sir. Ang sarap naman ang pagkakangiti niya kay Pepper. Sana ganun din sa akin. Masungit kasi siya sa akin. Etcho Sera self. Bakit? Baby ka ba niya? Sabi pa ng isip ko. Napaisip ako. Pwede naman niyo ako maging baby ah. Ay, bawal pala. Para na akong tanga na ito. Napadako ang tingin ko sa kasama ni Sir na mestizo. Nakatitig pala sa akin. Ang ganda ng mga mata niya. Bughaw na bughaw. Parang dagat na sobrang linaw. O kung hindi naman, parang kalawakan na walang ulap. Tumawa ako sa kanya. At nginitian din naman niya ako. Hi, I'm Denzel. Inabot niya sa akin ang kamay niya. Tinanggap ko naman. Ako si Erin, yaya ni Pepper. Masaya kong pakilala. Talaga? Hindi bagay sa'yo maging yaya? Sa ganda mong yan? Sabi ni Denzel. Ngumiti lang ako sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko at pinisil niya yon. Agad kong binawi ang kamay ko nang makita kong nakatitig sa kamay namin si Sir Adam. Tiningnan ko si Sir sa mukha. Sa akin na siya nakatingin. Madilim ang tingin pinukol niya sa akin. Erin, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Masyado nang mataas ang araw. Malamig nitong sabi. Opo, sir. Ano ba yan, mga kafelisidad? Hindi ko malaman kung matatawa ako o maiinis. Meron bang ganoon? Yaya ng bata. Pero ang rule, bawal ma-inlove sa daddy. Kaya lang talagang hank at pogi si Sir Adam. Ano kayang gagawin ng ating bida? Abangan!